Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Rev. Rosalyn Carpio ng CRC Dasmariñas, Cavite Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa isang bagong buhay na kaloob ninyo sa amin. Thank you po sa masaganang biyaya na laan ninyo sa bawat isa. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa gawain po namin ito. Buksan ninyo ang puso at isip namin sa pakinig ng inyong salita at matuto sa inyong kapahayagan sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang Bible text na babasahin po natin ay mula sa Leviticus chapter 20 verse 17 to 21. Na may pamagat na penalties for other sexual sins. Sabi po dito, verse 17, ang lalaki nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila'y nagsama, ay gumawa ng isang kahihiyan. Dapat silang itiwalag sa sambayanan. Lagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. Dapat siyang parusahan. 18, kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag nila ang tuntunin tungkol sa karumihan. Kapwa sila ititiwalag sa sambayanan. 19, kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila'y nagkasala at dapat parusahan. 20. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinunguisan niya ang dangal nito, ang lalaking iyon, ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak. 21 po. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid, mamamatay silang walang anak. Sa ating pong binasa mula sa verse 17 to 21, ito po ay pumapaloob sa magiging parusa ng ating Panginoon sa mga gumagawa ng labag sa tuntunin ng Diyos. Lalo na at patungkol ito sa mga kasalanang sexual. Nabanggit po dito sa verse 17 na ititiwalag sa pamilya ang pag-aasawa ng magkakapatid. Sa verse 19 naman po ay parurusahan din ang nagawa ng sexual sa tiyo o tiya. Maging sa verse 20 naman ay mamamatay ng walang anak ang makipagtalik sa asawa naman ng tiyo o tiya. Hanggang sa verse 21 ay ganun din po ang mararanasan na mamamatay ng walang anak kapag kinasama ang hipag. Malinaw po ng mga nabanggit na mga ito ay gawaing incest o sexual na gawain ng magkadugo o malapit na kamag-anak. At ang mga ito'y labag na labag sa ating Diyos. Kaya ang Diyos ay nagsabi ng magiging kaparusahan nito. Sa ating pong panahon ngayon ay hindi na po tayo nalalayo sa mga nangyayari noong unang panahon. At dito sa Book of Leviticus chapter 20 na kung saan nakakakita na rin tayo na may mga nangyayaring ganito sa isang pamilya magkakamag-anak. Mula sa mga balita, ang mga talamak na panghahalay ng ama sa anak, lolo sa apo, tiyo sa pamangkin, kapatid sa kapatid, maging sa mga napapanood sa mga pelikula, TV, ay hayagang ipinapakita ang malayang pakikipagrelasyon o ang tawag ng laman na ipinagbabawal, na lubhang nakababahala. Kaya ng sinabi ng Diyos, may karampatang parusa ang gagawin nito para bigyan sila ng babala upang hindi na nila gagawin ang
ganong immoral na gawain. Papagmahal at mahabagin ng Diyos, subalit sa mga gumagawa ng ganito, may kaparusahan ng Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano na may kaunawaan sa salita ng Diyos, atin pong ipanalangin na maputol na ang ganitong makamundo at pagnanasa ng laman, lalo na sa hindi nararapat gawin. Ipanalangin din po natin ang iba't ibang platforms ng social media, sapagat sila rin ang nagiging daan upang paglaruan ng kaaway, pagmarurupok na isipan ng tao na nagdudulot ng kahayukan. Bilang pagtatapos, sabi sa Galatia 5:16-17, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. At sa verse 21, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narinig po namin ang katuroang ito. Inihingi po namin sa inyo ang kapatawaran ang lahat ng mga nakagagawa nito. Kahabagan po ninyo sila. Nawa makilala niya kayo upang mapalaya sila sa naisin ng laman. Kayo lamang po, Panginoong Hesus, ang tanging makatutulong upang sila ay makapagbagong buhay. Salamat po sa pag-ibig ninyo para sa lahat. Ito po ang aming sabot na langin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama dito sa programa Tinapay Mula sa Langin. Muli po ninyo kami subaybayan bukas sa ganitong oras, alas 5:30 ng umaga, para sa pag-araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang mas marami pa pong maabot at mapagpala na salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga po and God bless us all.